Nasabat ang nasa humigit kumulang 2 tonelada ng hinihinalang shabu sa checkpoint sa Litagtag, Batangas. Ang sospek arestado. Para sa detalye, nakatutok live si Denise Abante. Denise. Sa ngayon, blanco pa rin ang mga otoridad kung saan nga ba nagmula itong bulto-bultong kontrabandong nasabat na ito dito sa Litagtag, Batangas. Mag-aalas 8 ng umaga kanina nang harangin sa checkpoint ng Alitagtag Police ang van na ito sa bahagi ng barangay Pinagkurusan, Alitagtag, Batangas. Ayon sa pulisya, naging kahina-hinala ang kilos ng 47 anyos na driver nang hingin ang driver's license nito. At nang tingnan ang loob ng sasakyan, makikita ang mga nakabalot sa plastic na karga ng van. Halos mapuno rin ang likurang bahagi nito. Tinanggal ang nakabalot na plastic at tumambad sa otoridad ang daan-daang sealed container na naglalaman ng hinihinalang shabu. Ayon sa Alitagtag LGU, regular ang isinasagawang checkpoint sa lugar. Kahit madaling araw, may checkpoint talaga kami. Hindi namin napawawala yan. Direktiba rin ng mga nasa taas yan, ng mga PNP sa province, sa region. So, and then kami, may instruction kami sa kapulisan na talagang maging yung pag-igtingin yung kanilang checkpoint. Ayon sa otoridad, tinatayang nasa higit kumulang 2 tonelada ang nasabat na shabu na nagkakahalaga ng humigit kumulang 13.3 bilyong piso. Ito na ang pinakamalaking halaga ng droga na nasabat ng pulisya sa bansa ayon kay Secretary of the Interior and Local Government, Benhor Abalos Jr. Ito na siguro ay makasaysayang pinakamalaking huling droga sa kasaysayan ng ating bansa. Ito'y tinatawag nating intelligence-driven na checkpoint na ginawa dito ng Alitagtag Municipal Police. Lumalabas sa initial screening test na kunyundak ng PDEA na ang confiscated ay, na mga drugs ay nag-test ng positive sa methamphetamine hydrochloride. Ayon sa otoridad, nagmula ang sasakyan sa bahagi ng Santa Teresita at patungong Lipas City. Walang binanggit ang pulisya kung saan eksaktong dadalhin ang mga illegal na droga pero posible raw na i-deliver ito sa NCR. Pansamantalang i-detine ang suspect sa Alitagtag Police Station. Hindi na nakakuha pa ng ibang detalye ang GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog sa suspect. Hindi na siya pinayagang magsalita pa ng pulisya. Pero ayon sa suspect, hindi raw niya alam na illegal na droga ang kanyang i-deliver. Honestly, I was just trying to make money. That's it. It's a delivery, pick-up delivery, 6,000. Patuloy pang nagsasagawa ng investigasyon kung may iba pang kasamahan ang nahuling suspect at kung saan ito dadalhin. For me, what is important right now ay ma-inventaryo kagad ito, itaas sa tamang proseso at immediately i-destroy kagad ito, sirain kagad ito. Sulugin o ano kaagad. Basta we would just follow whatever is in the law. Puspo dun sa paghuli ng drugs. Ang pangako po namin ni Senator our President, we want to have 100% drug-free community po. So makakaasa po kayo na matatagpo yung PNP natin sa pumumuno po ng ating minamahal nating SILG. Ace, hanggang sa mga oras na ito, patuloy pa rin tinitimbang ng mga otoridad itong mga nasabat na kontrabando dito sa aking likuran. At ayon sa mga otoridad, wala pa sa kalahati ang mga natitimbang na kontrabando. Ngunit oras na matapos ang inventaryo dito sa Alitagtag, Batangas, ay dadalhin ang mga nasabat na kontrabando sa crime lab, sa Camp Crame upang pagkatapos ng kaso ay susunugin o sisirain. Ace? Maraming salamat, Denise Abante.